Hello mga kamarites! Ngayong araw na to, pag-uusapan natin kung bakit at paano ko nakapag-asawa ng Hapon. Siguro nasa isip nyo na yun na, ay, bakit siya nakapag-asawa ng Hapon? Ay, paano siya nakapag-asawa ng Hapon? Di naman siya maganda. Di naman siya sexy! Ang mga Hapon po talaga ay mahihilig sa magaganda, magaganda ang katawan, payat. Yun talaga sila. Ganun talaga yung natural nila. Kaya nga karamihan sa mga Hapon na nakapag-asawa ng Pinay, karamihan sa mga asawa nila ay mga magaganda at mga sexy. If it's your destiny, it's your destiny talaga. Kahit anong itsura mo, kahit anong pagkatao mo, kung para sa'yo talaga. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano kami nagkakilala at bakit kami ikinasal. Sa totoo lang, practicality. Ako nagsasabi ako ng totoo, practicality yung mga rason namin kung bakit kami nag-asawang dalawa. Una, siya. May edad na siya. 54 years old siya nung makilala ko. At kinasal kami, may edad na siya, kaya nagpakasal siya, gusto niya magpakasal, kasi nga, gusto niya may mag-aalaga sa kanya pagdating ng panahon. At ako naman, ang rason ko is, gusto ko magtrabaho sa Japan, ang hirap kaya sa Pilipinas, kahit graduate ka ng 4-year course, ang hirap kaya makapagtrabaho, gusto ko talaga magtrabaho sa Japan. Yun ang main reason kung bakit ko siya pinakasalan, nung una. Alam nyo ba mga lalabs, ang hirap kaya magpakasal ng walang pagmamahal. Alam nyo ba, kinasal kami sa simbahan, wala talagang pagmamahal. Alam mo yung para kang binibitay, imbis na masaya ka, ang lungkot-lungkot mo, iba yung pakiramdam na kinakasal ka ng walang pagmamahal. Pero, nakita ko kung gaano siya kabait. Nung pagkatapos ng kasal namin, doon ko nakita kung anong klaseng tao siya. Bakit? Kasi, syempre pagkasal na kayo, may mga bagay na dapat mong ibigay sa isang, sa asawa mo. Diba? Ganun yun. Pero siya, hindi siya ganun. Naghintay siya ng perfect timing para maibigay ko ang bagay na yun. Kaya bilib ako sa kanya. Bali may nagpakilala sa amin na isang tao at ang taong yun gusto kong magpasalamat sa kanya kasi kung di dahil sa kanya, hindi magiging ganito ang buhay ko. Maraming salamat sa iyo at maraming salamat sa iyo talaga. At nagpapasalamat din ako sa taas kasi binigay niya yung taong mapagmahal, mabait, hindi naman siya perpekto. Pero kumbaga, kung hahanapin mo sa isang lalaki, perpektong tao talaga. Perpektong asawa para sa akin. Perpektong ama para sa akin. Alam nyo ba, pagdating ko dito sa Japan, hindi ko pa alam yung lingwahe nila. Pero siya, nagtsaga talaga siyang turuan ako. Konti lang yung English niya. Kaya pag hindi ko alam, at hindi rin niya alam kung paano i-explain, dinodrawing niya yun para maintindihan ko. Alam niyo ba na ang asawa ko ay my sense of humor? 22 years na kaming mag-asawa. Pero hanggang ngayon, tumatawa pa rin ako sa kanya. Magaling siyang magpatawa at mapagmahal siya sa pamilya ko. Mahal na mahal niya ang pamilya ko, lalo na yung nanay ko. Nung may sakit pa yung nanay ko, siya yung nagpapaligo sa nanay ko. Alam niyo, pag matanda na, syempre, di ba, hindi na makapag sa sarili nila kaya medyo may amoy pero siya inalagaan niya talaga yung nanay ko pag nasa Pilipinas. Inaalagaan niya talaga yung nanay ko pag nasa Pilipinas kami. Siya yung nagpapalingo lagi. At sa nanay din niya dito, wala na yung nanay niya pero sa narinig ko, mapagmahal siyang anak sa nanay niya. Mahal na mahal niya talaga ang nanay niya kasi tuwing nag-uusap kami, mga seryosong usapan tungkol sa pamilya, umiiyak talaga siya pag naaalala niya yung nanay niya.
Hanggang dito na lang muna ang maritesa natin. Si Anna Kayama po ulit. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!